Oh, so ito guys, mag-react po tayo doon sa Malacanang tour ni Miss Tony Gonzaga kasama si President Bongbong Marcos na pinalabas po doon sa All TV na channel at ngayon po sa YouTube channel ni Miss Tony. Okay? Una sa lahat, happy birthday President BBM. So happy birthday po sa inyo. Ayun, discuss natin. Una-una gusto ko sabihin, napakaganda ng production na ginawa ni Miss Tony. Yung mga kuwa, yung interview, yung music. Ang ganda, ang galing ng pagkakagawa. So good job sa team ni Miss Tony Gonzaga. Okay, ayun, discuss natin yung laman ng video. Mamaya naman yung interview. Ngayon muna doon sa Malacanang tour. Itong Malacanang kasi was the home of President Bongbong nung siya ay bata. Okay? So, mayroong isang scene doon, sinabi niya, dito ako natutong magbike. O dito, kasama ko yung mga kalaro ko, mag-overnight sila dito. So, he grew up sa Malacanang. 20 years ng buhay niya was spent in Malacanang. At ngayon, so many decades later, he is once again in Malacanang, doon siya nag-oopisina, nandun sila uli. Diba? Parang homecoming sa mga Marcos. And siguro iniisip natin what it's like, kung ano kaya yung pakiramdam nila going back to Malacanang. Kasi hindi masyadong napapakita yun kasi personal side yun eh. Puro business, puro trabaho, puro yung mga plano nila for the country, puro yun ang pinapakita. Pero yung personal side, kung ano yung feeling niya pagbalik ng Malacanang after growing up there for 20 years, diba? Wala tayong idea. At yun ang pinakita dito sa video ni Tony Gonzaga. Kaya it was you feel parang captivated din watching, parang going back, parang napanoorin si President Bongbong na going back sa memory lane sa kanyang pagkabata, sa kwarto ng kanyang mga kapatid, sa kwarto ng kanyang mga magulang, sa mga gamit doon. So kinuwento niya kung ano yung mga nagbago, ano yung mga nandoon pa rin. Okay? Kasi syempre yung kanyang mga magulang, important person sa history natin, 'di ba? Malaking part ng history natin, pero kasi siya, syempre he views them more than anything else as mom and dad. Diba? Nanay at tatay niya yun eh. Kumbaga pamilya niya yun eh. Kumbaga parang tayo, hindi naman, nung bata tayo, hindi naman natin desisyon kung saan tayo titira. Diba? Doon nag-decide yung magulang natin na itira tayo. At siya, yun ang, I guess it's the same for anyone. Kahit, diba? Parang kahit sinong tao, diba? Parang merong attachment kung saan ka lumaki. Diba? Kasi hindi naman natin napipili yan eh. Hindi naman natin, wala naman tayong say kung saan tayo ititira ng magulang natin. And that goes the same for Bongbong. Kaso nagkataon lang yung kanyang nilakihan talaga ay Malacanang Palace, ha? So ang daming mga nandoon pa, ang nakakatuwa pa yung kay Juan Ponce Enrile. So nandoon, doon nag-oopisina, nakita natin yung opisina ni JPE, yung mga staff niya, yung anak niya, tapos nag-meet si Tony tsaka si JPE. It showed a lot about kay President Bongbong Marcos, yung kanyang personal side, yung kamusta siya bilang anak, bilang kaibigan, bilang kapatid. And they are all historical figures, pero at the end of the day, mga tao din sila, 'di ba? May mga pamilya din sila and all. So punta naman tayo dun sa ano. Okay? Ito lang yung naisip ko, ha. Ito lang yung medyo parang naisip ko na medyo negative din, ha. Na dun sa napanood ko dun sa buong video. It's the same feeling that I got dun sa Made in Malacanang. Pero nung nandun ka mismo sa Malacanang, yung actual na mga lugar kung saan nangyari yon, mas naramdaman ko eh, mas mararamdaman mo eh. And lalo pa ngayon, sa panahon ngayon, nakamamatay lang ni Queen Elizabeth sa United Kingdom, parang mas ramdam mo na yung noong panahon na yon, na si Pangulong FM at si Imelda ay parang hari at reyna ng Pilipinas.
na ang pagtutur ni Tony kasama itong si PBBM ay parang isang prince na bumabalik sa kanyang palasyo. Na matagal silang naalis, kumaga lahat ng masakit na salita na rin nila, matagal silang hindi nakabalik. Matagal silang they were separated or they were nalayo sa kanilang tahanan. At parang nakauwi na yung prince. At siya na ngayon yung parang bagong hari. Parang ganun yung feel kasi. And that part, I'm really not comfortable with. Kasi definitely maraming magandang nagawa ng 20 years ang tatay ni PBBM. Sa totoo naman yan, hanggang ngayon, nakatayo pa rin. Yung mga magagandang mga structures na nagawa niya, yung mga programa, marami naman din. At the same time, marami ding mga binabato na mga negative laban sa kanila. Diba? Marami din yung mga sa abuses and sa mga cronies and all that. So marami din ganun. Pero more than all of that is yung idea na parang hari at reyne. Kasi ako lalo, siguro nung panahong yung kasi mas acceptable yung ganun, di ba? Iba yung panahon nung naupo si McCoy. Iba yung panahon noon eh. Mas normal yung ganun eh. Ako kasi I grew up na demokrasya na tayo. I grew up sa mundo na yung malalaking mga bansa, mga nasa demokrasya, na mas maayos. Kitang-kita yung pinagkaiba sa mga bansang may democracy doon sa bansang authoritarian rule. Diba? Kitang-kita yung pinagkaiba. Kaya talagang, syempre, ako, talagang mas in favor ako sa democracy kahit pagbalik-baliktarin mo rin yan. Siguro, iba yung panahon noon. Iba yung nakita ni McCoy noon na yung mga kapitbahay natin puro authoritarian. Pag sinabing authoritarian, ibig sabihin siya lang ang nakaupo hanggang mamatay, hanggang pagtanda. Ganun naman dapat ang mangyayari. Diba? At si PBBM, siya ang heir to the throne, siya ang lalaki, siya ang mamumuno, siya ang susunod dapat. O kaso nangyari na nga lahat ng mga nangyari. O pero yung prince noon, nakahanap ng paraan para makabalik. Ayun. So, pero this time, only 6 years lang. Hindi na katulad nung dati na ruler for life. Parang ganun yung dapat mangyari. So yun lang yung feeling ko doon. Sana maintindihan nyo din yung aking mga agam-agam pag sa ganyan. Ha? Kaso, yun nga, kung titignan mo naman sa mula kay Bongbong, di ba? At that time, bata siya. Diba, wala ka namang magagawa, hindi mo naman maano kung saan kayo nakatira eh. Diba, hindi naman niya pinili na maging namesake, kaparehong pangalan at nag-iisang lalaking anak ng isang Ferdinand Marcos. Diba? At yun yung nilagay sa kanya na responsibilidad ng mundo. Diba? Pero ako, from what I heard from President Bongbong, is a really nice guy. Lunang narinig ko. Kung magatanggalin mo lahat ng mga batikos sa pamilyang Marcos, itong si PBBM, lahat ng marinig ko, mabait. Really cool guy. Really nice guy. And he loves rock music. So, dun din ang okay. So, yun ang mga kailangang isipin natin. Lalo ngayon, birthday ni Pangulong FM last Sunday, birthday ni PBBM ngayon, anniversary ng martial law sa 21. So, yun yung mga kailangan nating pag-usapan bilang isang bansa eh. And hindi madadala to kung away tayo ng away. So, let's have an honest discussion. So, ayun lang. Susunod nating video, pag-usapan natin yung interview naman ni Tony kay PBBM. Sit-down interview. Papanoorin ko pala ngayon. Okay? So, see you po sa next video po natin. Bye-bye, guys.